Tinakasan niya ang maginhawang buhay sa Cagayan de Oro. Sinuway niya ang kagustuhan ng mga magulang na maging nurse sa Australia. Pumunta siya ng Maynila ng labag sa loob ng mga magulang upang sundin ang sariling pangarap. Ngayon, siya na ang owner at manufacturer ng isang malaking water refilling business sa Tondo. Ma-inspire sa magandang kwento ni Ava Sarmiento. Alamin ang kanyang mga sikreto sa pag-abot ng tagumpay. Dito sa Success Secrets! You really have to work for it to have actually to get something that you want. Pinaka-first is, hindi ko kasi alam kung ano ba yung gusto ko. Sa edad na 9 taong gulang, namulat na si Ava sa kahalagahan ng pera. Ang nakakatawa nga lang, ang mismong yaya pa raw niya ang nagpamulat sa kanya ng tungkol sa pera. Yung yaya ko kasi, I was wondering, sabi niya, buti pa ang bahay niyo ay simento. So I was actually thinking, na ha, may bahay pa ba ngayon na lupa? Kasi he was saying na lupa daw. And then sabi ko, ay kawawa naman pala si yaya kasi pag umuulan, nagkakaroon pala ng parang dirt or dust, as how do you call that? Yung mud, mismo sa floor nila. Sabi ko, how much ba for you to get it done para maging ano siya, concrete floor? Ay, mahal yan. Magkano? Sabi niya, at that time, my dad is in construction company. Mga 15,000 daw. Anya, ipinaliwanag dito sa kanya kung gaano kalaki ng mga panahong yun ang 15,000 pesos. At 9 years old, may 15,000 ba ako? Ipiso nga lang, I think, lang meron ako sa wallet ko at that time. So nagsimula ako na, Dad, how can I earn money? Ang tanong niya umanong iyon sa kanyang ama ang nagbukas ng pinto para sa kanyang pagiging entrepreneur. Nang tanungin siya nito kung anong klaseng negosyo ang gusto nitong pasukin. Siyempre sa agriculture because may land na tayo, wala na akong bibilhin, etc. At dito na umano itinuro ng kanyang ama ang kanilang negosyo noon na taniman ng kalabasa. At 9 years old, my dad told me ang squash ay tumutubo in three times in a year. Okay. Maka-harvest ka. So binigyan niya ako ng ratio and all. Kaya lang, sabi niya, you will have to work hard for it to get the money out of it. Kasi after actually siyang ma-plant, after siyang ma-harvest, you have to sell it. So ito yung parang dito ka nabuksan. But would you believe at one point, 1 year and a half for harvest, that was 15,000 for Yaya Aida. Ngunit aminado naman si Ava na hindi siya gaanong nakaranas ng hirap noong bata pa siya. Ngunit kailangan pa rin umano nilang tumulong sa kanilang negosyo. Lahat was provided, but we were not spoiled. It was not easy waking up, feeding the chicken. Buti na lang maputi pa ako. Maputi ako, hindi ako masyado nasusunog. But that was part of it growing up, the responsibility of taking care of the business of the family. Ayun, napakaganda nun. And then, your high school and college background, meron ba itong relationship sa pag-enter mo sa negosyo ng water refilling or wala pa naman? No high school kasi, since nagkaroon ako ng Ava's Orchard dahil nga doon sa squash, nagkaroon na para siyang, nagkaroon ng squash pie, squash jam. Kasi you really have to pag nung nag-high school na ako, yung squash namin na fruit, naging jam na siya. So when you go to Cagayan de Oro, there's this what we call Ava's Orchard. Kasi doon na po-produce yung squash seed, yung squash pie, yung squash jam, which na-stop na din siya by the time. Pero it was one thing that pushed me to have money in my pocket when I was in high school pa lang. Noong college naman siya, ay natutok siya sa kanyang pag-aaral, kung saan siya sinuwerteng makapasa sa scholarship. Going through a college, I was kasi a scholar, so not much of a payment was done. So, hindi masyado ako nag-struggle. Dumarating na lang pag-exam, permits na lang, dahil because of the scholarship that I had. Ngunit alam niyo ba na nagtapos si Ava sa kursong nursing? Medyo malayo sa kanyang pagiging water refilling queen ngayon. Paano nag-open up yung idea na mapasok ka sa ganitong negosyo? Ano yung turnaround ng buhay mo na
malig ka into this, meron ka bang educational background dito or kasi parang ang water, sabihin na natin ngayon sa very big business in the Philippines. Well, sa college kasi ang background ko is a nursing. Nursing. So, nurse talaga so, po medyo ako. Malayo. Right. But then I was given a chance after graduation by Jaime Sobel de Ayala when they visited our university, when they were giving the scholarship for the ECE at that time, kasi kukunti pala ECE noon. He saw me when during the delivery of speech of the student of the year, kasi you get to address all the everybody and the student. And so he actually went to my mother to talk to me so that they will be opening the Cagayan de Oro branch for Globe Telecom. Ayon kay Ava, ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ina ang mga advantage na makukuha niya kung sakaling tanggapin niya ang offer, kung kaya't tinanggap niya ito. Nung nasa Globe ka na, dito ka na-expose into parang management, yes, handling people, yes, and so on and so forth. And then you took a master's degree. Yes, during all my times. I wanted to actually fit in. I was just thinking, maybe I wasn't... I'm not prepared for this corporate globe. At alam niyo bang may nangyari kay Ava noong unang pasok niya sa kanyang trabaho? Ano kaya yun? Would you believe, first day ko sa Globe, Sir John, I resigned. Because okay. I didn't feel I fit in. I was just saying, pwisit pagpa-fax lang nung time na yun kasi hindi pa uso, nagkakamali pa ako. Tapos yung computer po namin noon, Command eh. Kasi yung green pa ang kulay. Right. So, ngunit hindi naman umano siya natuloy sa pag-alis. At upang maging fit in sa kanyang trabaho, kung kaya't itinuloy niya ang kanyang masteral degree. At bagamat nahirapan umano siya, ay nagawa pa rin niyang tapusin ang kanyang pag-aaral habang nagtatrabaho. Nahirapan ako during my MBA, lalong-lalo na doon sa estimation ng turnabout ng isang product, how do you grow the return investment, mga ganyan. So medyo nahirapan ako, but I finished it on the same time, 2 years lang talaga. Did you finish first before you set up your own business? Kasi pag sinabi mo MBA, di ba? Right. Natural na, ano na yan, is your leading towards, yes, either managing your family business or magtayo ka ng sarili mo. Well, it took a while. 7 years ako sa Globe, 2 years nung natapos ko yung MBA ko. Ibig sabihin, meron pa akong 5 years na nagstay sa Globe Telecom before ako nag-change into being an entrepreneur. Ngunit hindi umano ganun kadali ang magtayo ng negosyo. Dahil dito, kung kaya't pinilit na lamang umano siya ng kanyang magulang, na pangasiwaan na lamang ang kanilang agricultural business. They were really thinking that I'll be good in some, how they actually picture me to be a success one. Ayun, which may I pressure. Didn't right. May pressure they sayo. Wanted me to handle the agriculture business that we have been doing, ganyan. At nang tanggihan umano niyang pangasiwaan ng kanilang business, ay ginusto naman ng kanyang mga magulang na i-practice niya ang kanyang napag-aralan. They wanted me to go to Australia to really practice what I have finished in my college years, which is being a nurse. Ngunit dala na rin umano ng pagiging bata ay may pangarap sa buhay na maging independent, kung kaya't... Nakakatuwa man o hindi ko in-encourage gawin ito ng mga kabataan ngayon, pero lumayas kasi ako. Umalis ako ng bahay just so to prove that ayoko niyan eh, di ba na lang gagawin ko? So, I was thinking na my mother would not actually be supporting me of that because I felt na hindi siya supportive at that time. Naisasapalitan akong umalis. Okay. So, I went to Manila on my own. On your own? Yeah, on my own. Grabe, hindi ka ba natakot nun? I was really very scared. Kaya lang, kailangan kong protektahan din yung trust ng mom ko na... Kasi ang takot lang ng mom ko is wala kang kamag-anak naman sa Manila, baka masira lang lalo ang buhay mo doon and wala namang magbabantay sa'yo. In fact, nagdalawang isip ako because it was really very hard. Kahit nag-MBA na ako, even if I had experience already for a corporate world, even if na-experience ko na magbenta ng squash product and squash agriculture products, nahirapan pa rin ako to make the first step. O, sabi nila nakakatakot nga naman, yes, na... Kung nasanayan mo na mayroon ka fixed income, di ba? Exactly. Tapos maglalakas loob ka na talagang
purely independent ka na, and hindi natin kasi alam din kung ano yung magiging future. Yes. So parang nagkakaroon ka pa ng fear of the unknown, yes, yung tawag natin. Yan, yan, or maybe siguro fear of, na-experience mo ba yung sinasabi ng fear of failure? Oh, yan. Marami diba? Talagang ganyan. Oo. Actually, yung ang pinaka-first is, hindi ko kasi alam kung ano ba yung gusto ko. Ngunit decided na raw talaga siyang patunayan sa mga ito na kaya na niyang tumayo sa kanyang sariling paa. In the first place, hindi na raw siya bata noon. Eh, hindi naman ako 16 years old that time. Ibig ko sabihin, I can really handle it kung mag-fail man ako. Then, it's on my decision, hindi ko maibiblame kahit kanino. Tama yun. So, I took the responsibility of taking care of myself. Going to a dormitory all for girls, ha? Wow. Just so my mom would say na, ay, okay naman pala ang anak ko. At ang unang naging trabaho ni Ava nang dumating siya sa Maynila, Nag-1 year muna ako nagtrabaho sa isang call center in Manila when I met my business partner. Anya, ang naturang business partner niya, eventually ay naging boyfriend niya. At first kasi I was actually in a dorm where his dorm is also in front of my dorm, all boys and all girls. Ngunit paano nga ba ang nangyari? Magkatapat at lang. At one point, mabilis lang na kwento, nasaraduhan ako ng dormitory since bago ako sa Metro Manila. I failed to inform my dorm na 30 minutes akong malilate. It closes at 10. Tapos naabangan ka niya. So naging tayla ako sa labas. So nakita niya ako na waiting outside. Waiting. Ito pala yon. So he went actually to offer a mug of chocolate. Tapos doon na nagsimula yung conversation. So tinulungan niya ako mag saan na mamalengke, saan na ganyan. Actually, after that, we became a boyfriend. At ang boyfriend niya manong yon ang naglapit sa kanya sa kanyang negosyo ngayon na isang water refilling station. Yung boyfriend mo, meron na silang parang existing, yes, na water refilling, na water refilling station. Na noong panahon ay 700,000 pa ang isang set. At alam niyo ba na doon na nagamit ni Ava ang kanyang pinag-aralan noong kumuha siya ng MBA? Nagkaroon ako ng business planning para sa kanya, nag-forecasting ako, ginawa ko lahat ng background for marketing, ganyan. Na-discover ko na doon sa business planning, since ayoko naman actually, ano pa ang ikakalago ng isang water refilling station bukod dun sa nagbibenta ka ng tubig? Kasi ang hinahanap naman natin is unlimited income. Tama. So kung itinuro sa MBA yon, paano mo a-apply ngayon sa isang water refilling station na business? And then I started actually saying, if everyone in Binondo, every corner has a water refilling station, what is the common denominator of us? It's the supplies. Okay. Alright. Kumbaga so, lahat kasi makakailangan talaga right, ng supply. Oo. So ngayon nagkakompetensya kami noon, pababaan ang presyo, pasarapan, pagandahan. But the thing is, nung nagkaroon kami ng idea na they would really ask for us kasi kami yung pinakamababang kumuha ng supply, we gained the background na doon kami bumibili ng ano, siguro mas maganda ang kanila doon kasi sila nagsusupply. Ayun. So nagkaroon kami ng parang name. Oh, parang ito na yung parang naging ano mo, parang break mo, yes, or masasabi natin na ito na yung parang naging puntahan na kayo ng mga, yes, tao pag sinasabing, right, oh may kailangan akong filter na ganito, uh-oh, or something, yes, na nasira yung ano nila, gamit nila. At dahil sa naisip ni Ava kung kaya't mula sa isang maliit na store nila ay lumaki ito ng lumaki! Dito lumaki, from a very small lang na a showroom o showcase na isang stable na table na binigay ng nanay ng partner ko before. Doon lang nakalagay, dalawang filter na carbon, i8 na sediment filter, isang UV light. And come to think, ganito na siya ngayon. Ngunit hindi man doon nagtapos ang lahat dahil hindi sila nakontento sa pagkakaroon lamang ng water refilling station. Inisip ko ulit na nandoon na kami, no? Manufacturer na kami o supplier na kami. Kasi for you to be a manufacturer, you have to think also, paano ka lalaban sa market by also getting into importation and export. So nahirapan kami ng konti kasi I have to go back to study again. Paano ba ito nangyayari? Paano ba ang pasok niya sa customs? Ano yung laro nito? So ibig sabihin, the growing of a company is not limited to being a seller or distributor, to being a manufacturer, to be an exporter. Ibig sabihin, hindi dapat makontento ang isang entrepreneur sa isang business lamang. Hindi eh. Kailangan pa pala mag-produce ka ng other businesses pa related to this. So, ibig sabihin, tulad ng
kaya nanganak ang water refilling station namin to laundry business, kumbaga, to car wash, to food cart. Yes. Oh. So doon namin natutunan na hindi ka pala talaga dapat tumigil sa doon lang dahil akala mo yun lang yung kaya mong gawin. Business planning is very important pala in every aspect of your stage in life, being an entrepreneur. So parang don't limit it na ito lang. Yes. Always seek to expand. Yes. It gave me an opportunity to be stronger now that I am alone. I was crying every day. Kasi wala akong machine to make a steel.